na kami po ang principal author. Ang isang batas na kami po ang principal author, kasama ko si Aida Sinungan, lumbag sa Borohin. Kami po ang principal author, marami rin co-authors, pero kami ang principal author niya. Sa abot na magkakaya po natin, kung natama ng gagaga, binuhos na namin yan. Binuhos na namin yan sa Bagsamorohin. Alam ba niyo kung magkano gastos natin yan? Alam mo ng 2 million na gastos natin yan. Malaking halaga. Kasi, naisulat natin ang lyric, pero yung mismo pagbigay ng ano, yung kapatid ngayon, naka-hire tayo sa Taga Manila. So diyan po namin binuhos, ang diyan ko binuhos yung konting kaalaman ko nandiyan na sa Bagsamorohin. Andiyan ang isang pinaka-importanting linya niyan, pawis, dugo at luha. Diba? Blood, sweat and tears. Blood, sweat and tears. Noong iniliberate yung Bagsamorohin, wala ako, nasa ospital ako. Pero minomonitor ko pa rin yung deliberation sa plenary session. Kahit ang pagbutuhan, minomonitor ko pa rin, pero nasa ospital ako. So noong magbutuhan na, lahat na membro ng parliament bumoto ng yes. Maliban sa isang membro ng parliament, nag-abstain. Nung tanungin siya, Los ka ni Pagijay, nito ka, das ka ni buto sa yes, uno. Tingin, lagi na tingin ang sa katong babae, Ada Dendong. Meron isang babae doon na hindi nakahijab, kaya sabi niya, hindi ako bumoto ng no, hindi ako bumoto ng yes, nag-abstain ako. Pero sabi namin, alam niyo sa Islam, hindi mo lang pwedeng pilitin yung mga Kristiyano mo hijab. Freedom nila yun eh. So yung isang ano, babae na kumanta ay Kristiyano. So, kaya hindi natin sila mapilit na mag-hijab yan. So pumasa, lahat bumoto, isa lang ang ano, bumoto rin mo. Ay, abstain. So yan ang isa. Ang pangalawang batas na naipasa po namin, ako ang principal author. Hindi ito, hindi pagbubuhat ito ng sariling bangko. Pero kailangan malaman ninyo, baka akala niyo kami natutulog lang. Ha? Kasi ang irony, sa PAM, sa irony sa MILF, kung sino ang talaga nagtatrabaho, yun na nadagdagan ang tatrabaho. Nepo-gerbag sa tito-tito, nandung regomanan sa gerbag. Kaya gusto ay akagal sa gerbag, kaso nagerbagin. Ha? Na Namba Bagsamoro Education Code, ako ang principal author, kasama ko si Rasmit Mo. Kami ang nagdepensa diyan. Kami ang nagdepensa diyan. So yung mga teachers, kahit yung kumanta, napakagandang pagkanta, ang ganda ng boses, ang ganda rendensyon. Kaya ba, pwede ka naman siguro bumisita sa opisina namin, no? Wow, mashallah. Marami pa rin mga batas na kung author, pero hindi ko na papanggit yun dahil marami na rin. So ang importante dito, yung Bagsamorong Autonomous Region ng Muslim Mindanao, yung autonomy na nakuha po natin yan, binayaran na naman yan sa lugo, nyawa, lang mo na mapasa sa kita, no? Mas nangyayarin sa kita, inibayad na sa Namba. Yung nakamit natin ng autonomy, hindi yan binigay sa atin na kusang loob. Ginastosan natin yan ng dugo, luha, buhay, lahat-lahat. Lahat-lahat. Kaya malaking gastos natin dito, mas rin nagkagastos ito siya, na importante na iling-iling wata na pipinanta ni Kapaguyabuyabun. Ha? Kaya nakita nyo niya. Hindi gaya noong unang panahon na mayroon mga tao na kurapang pag-isip ang trato nila sa gobyerno ng Pilipinas, gobyerno na sa ruang ataw.
tiga Muranao. A government of an alien people. Kaya sinasjustify nila kukuha niya yung pera ng gobyerno kasi hindi naman kanila gobyerno. Pero atin ito eh. Atin ito ang Bangsamoro government. Atin ito. Huh? Ang layo, ang tagal po ang dinaanan natin. Wawata na pala. Unang-una yung armed struggle natin. Bakit tayo nag-armed struggle? Bakit tayo nakikibaka? Dahil meron ginatawag na kahit na si President Bush kinilala, ang tinatawag na legitimate grievances. Ang tinatawag ni ano, President Aquino, President Duterte, yung sinasabi na historic injustices. Ano ba yung historic injustices? Nilambat dito-dito na nakinadupang sa kita. No? Sabi ni Salamat Hasim Alwayar ka mo, dine chairman ng MILF. Ang sabi niya, the historic injustices committed against the Moro people is the illegal and immoral annexation of Mindanao into the government of the Republic of the Philippines. Hindi man talaga party ng Mindanao, Pilipinas sa Mindanao. Alam natin yan. Kung umalis ang Castile 1898, Mindanao Sulu was still a foreign territory. Di ba? Pero, nag-umpisa ang MLLF, nag-umpisa ang MILF, hindi Pinisya ang sinusulong natin. Pero in the course doon sa struggle natin, sa negotiation po natin, alam natin din natin talunin ang gobyerno ng Pilipinas. Next to impossible. Alam din naman ang gobyerno ng Pilipinas na hindi man tayo makras. We can always survive in a guerrilla warfare. Diba? Pero dahil sa ganun ang sitwasyon, then with the intervention ng Islamic countries, yung mga supporters natin, sa ka-pragmatic din ng MNLF, pragmatic ng MNLF, kaya nag-compromise tayo ng autonomy. So ito, yung autonomy na kuha natin, ito na yung tinatawag natin at matuwantan doon sa right to self-determination. Nag-design ng taong bayan ng Bangsamoro na ito na, autonomy. Hindi independensya, hindi integration. Kanyang nakuha talon yan. So kaya ginamit ito, wala man tanong. Ha? Hindi naman ang kuha talon eh. Pag-ingilan niya, binayaran kami na sa focus training. Tatlong stage yung struggle natin. Ang una, armed struggle. Gamit armas. Ano ba armas? Kung nakita tayo ng sundalo, binabaril tayo. Nakita natin ang sundalo, pwede natin barilin. Yun ang armed struggle. That was from 1972. Up to 1977 in the case of the MNLA. In the case of the MLF until 1997. So, 1997 sa party ng MLF, nanambay political struggle and negotiation. Oh, meron nga, meron pa rin gera, pero may ceasefire. May ruso pinggesbenda. May ruso pinggesbenda. Yeah. So, pagkatapos doon, armed struggle, political struggle, then ngayon, nung may pasa na ang batas, Bangsamoro Organic Law. Eh, tayo ay pumapasok na sa democratic struggle. Anong ibig sabihin ng democratic struggle? Ano na yun? Election. Election na yan. Kung mag-election tayo, ito ang dahilan kung bakit tayo nag-organize na United Bangsamoro Justice Party para po tayo magkasali dito sa democratic struggle. Wala na po ang wala na po ang armed struggle, wala na ang armas, kaya nag-decommission ng MLF. Wala na dahilan. Kalabalik natin ang gobyerno ng Pilipinas. May agreement na, may batas na. Wala na rin dahilan kung mag-negosyo tayo. Katapos na lahat. No? Tapos na lahat. Yung mapirmahan natin ang comprehensive agreement ni Bangsamoro, wala na tayong ininegosyo. So, dahil wala na tayong ininegosyo, ay pasa ang Bangsamoro Organic Law. Dito tayo pumapasok sa democratic struggle election. Election. At nag-decide yung taong bayan ng Bangsamoro yung right to self-determination, amana na right to self-determination, nakawagi mo tao amana Bangsamoro, isira ni matao sa panon, ikaparigitian sa ginawa nilan, kung ikapagdalugin niya sa katatamukan nilan, arat batalian, nambi right to self-determination. So there is already a decision na autonomy tayo. Hindi tayo independensya, pero may powers na binigay sa atin dito. Kung mayroong problema, doon sa interpretation ng batas,
mag-usap ang gobyerno at farm government para tingnan yung party ng batas na medyo problematic, yung intergovernmental relations body. Dagdag yan na trabaho sa akin kasi sa government side, ang head na co-chair ng government side, si Secretary Amila Pangandawa. In the part of the BARB, ako ang co-chair as BARB Intergovernmental Relations Body. So by February 24, mag-usap kami sa Manila, pag-usapan namin yung mga bagay na hindi pa nare-resolva. Ang isa dyan yung amnesty and pardon, pangalawa yung policy, etc., etc. So now may history na kuwala tanong niya. Nagastuan ko nila sa tito-tito, na uraman tanong. Tiga-tagalagaan ka doon. Mamanawata. Ha? Mamanawata. Marakali challenge system sa mga, marakali problema doon pa. Mungkin na may karitan doon tabagay, nakapasangan doon. Kaya ginam ito, yung second part na discussion ko sa karoon, na UBGP.